Kasama din po natin at sila po ay tumutulong mula sa Senado. Sila na sila po ang nagre-represent kayo ng Senado. Nandito po si Senator Mark Villar at si Senator J.B. Ejercito. At syempre, hindi natin mapukumpleto ang ating pagbati at pagpapakilala eh, kundi ko ipapakilala ang ating napakaganda na first lady, Teresa Araneta Marco. Wala naman, wala na kumpleto na. No? Kayo talaga. Kanina pagpasok ko dito sa lobby, may iba sa inyo na nandun. Sigaw na si Kao, oh, welcome. Sige, nakipagkamay. No? Paglampas ko na gano'n, may narinig ko, sabi ko, mas malakas yung welcome dun sa likod. Welcome, Sandro. Sabi ko, eto na naman kami. Akala ko, tapos na yung eleksyon, tapos na yung kampanya. Anyway, sinama ko po at nandito po ang ating congressman ng 1st District ng Ilocos Norte, Sandro Marco. Medyo ano, disimulado pa kayo. Dahil doon sa rally, may mga humahawak ng placard. Anakan mo ko, Sandro. Pero huwag mo, nandun kami sa publiko, nandun may hawak na ganun. Pa na yung speech ko, seryoso yung speech ko. Pag nakikita ko, hindi ko mapigilan yung tawa ko, nasisira yung mood. Ay, nako, napakasaya talaga makasama ba sa Filipino community. Kaya papasalamat naman ako na napaunakan ninyo ang aming imbitasyon na sa ating pagsama-sama dito sa ating ginagawa na Filipino community. Kalalapag lang po namin dito sa Kuala Lumpur, kaninang bandang alas 5 ng hapon. At siyempre, siniguro ko na bago ang lahat, ay nais kong sanang makita kayo at makumusta dito bago magsimula ang opisyal na bisita dito sa KL, dito sa Kuala Lumpur. Nandito po kami para maging panauhin po ng hari ng Malaysia, na kaibigan po ng marami sa amin. At siya ay matagal ng kaibigan at ang kanilang pamilya, the royal family of the President Agung, has been friends of the Philippines for a very long time. Pupunta rin kami sa Johor para magkita tayo doon, day after tomorrow. Dahil bibisita rin kami doon sa Sultan at para naman ay makilala dahil sa isa yata yung susunod na hari. Kaya para magpakilala na at baka masimula na ang usapin na gagawin namin kapag siya naging hari na. Kaya yun, hindi lamang sa kanila kundi makikipagkita tayo sa mga opisyal ng gobyerno, mga business leader ng Malaysia para tingnan natin kung paano natin patibayin ang relasyon ng ating dalawang bansa. Alam ko na marami sa inyo ay nanggaling pa sa malalayo at nabanggit nga yun, dito sa KL, pero may Johor, may Penang, Sandakan, Kota Kinabalu, ay malayo-layo yun, kaya napakapalad namin na kayo'y nakarating dito sa ating counting samahan na aming ginawa. Alam niyo po, dahil ginagawa po namin ito, dahil sinasabi ko, ay isang pasasalamat ito dahil kailangan ko magpasalamat sa inyo na mga OFW, na mga nasa iba't ibang bansa dahil po sa support na binigay ninyo sa amin, ni Inday Sara. At kaya naman po ay hindi po namin makakalimutan 'yon at ay napakalaking bagay po na maramdaman na may na umaasa ang tao sa iyong kakayahan at binibigyan ng tiwala ang iyong paghawak ng matataas na posisyon. Kaya yan ang bilang pasasalamat. Sabi namin, tinulungan tayo ng mabuti ng itong ating mga OFW, lahat ng ating mga foreign nationals, Filipino nationals na nasa abroad. At, pero hindi sila nakasama sa kampanya. Kaya gumawa kami ng konting para matikman naman ninyo kung paano naging yung kampanya. Wala lang ulan at saka walang putik. Pero besides that, ginaya namin kung ano yung ginagawa namin. Kaya ito po ang aming palabas, pampasaya para naman magpasalamat sa inyo sa inyong naging tulong, inyong naging suporta at inyong walang sawa na pagmamahal sa aming lahat na inyong tinulungan noong nakaraang lalang. alam niyo po, hindi yun ang aming naririnig kahit nagaling sa ibang bansa, naririnig namin yung boses ninyo na BBM, kaya talaga namang nakakataba po ng puso na maramdaman ang init ng inyong pag-alala sa amin. At ito po, kahapon lamang
ay natapos kami doon sa tinatawag nating SONA, yung State of the Nation Address, kung saan kinausap ko ang ating mga opisyal, ang ating mga kababayan, at ililatag ko kung ano ba yung mga nagawa natin, ano ba yung kailangan pang gawin, at ano ang plano, at paano natin matatakamtan yung mga iba't ibang pangarap natin para sa ating minamahal na Pilipinas. At yun po ay kasama po doon sa report na yun, ay yung mga nakukuha po nating investment na galing sa iba't ibang bansa. Dahil hindi po tayo, nung pagkatapos ng pandemya, at pinapatibay nga namin ang ekonomiya, ay sabi namin kung sa Pilipinas lang, doon lang tayo maghahanap ng investor, eh baka kulang. Kailangan natin ng malaking investment. Kaya nag-iikot po kami sa buong mundo at pinapaalam natin sa lahat ng ating mga kaibigan at sa lahat ng ating mga magiging kaibigan na nandyan na ang Pilipinas, na maayos na ang takbo ng Pilipinas, mahanda na tayo para sila mag-invest sa iba't ibang bagay. Ang inuuna po natin ay sa agrikultura, dahil siguro naman alam ninyo, palagay ko, naramdaman din dito sa Malaysia, hindi kagaya sa Pilipinas, ngunit naramdaman din ninyo na mayroon pa rin problema, mataas pa rin ang bilihin. At so, agrikultura ang una naming tinugunan upang yung produksyon natin ay gumanda, at sa pagpaganda ng produksyon, mababa ang presyo ng bilihin, at sa ganun, mababawasan natin yung pagtaas ng bilihin. So, yun ang mga inuuna nating investment. Yung mga hinihingi ng mga negosyante na yung kuryente natin, kailangan mas malaki ang supply at hindi masyadong mahal. So, ganun din. At ang ginagamit natin na para pagkuhanan ng mga iba't ibang investment ay yung ating mga kaibigan na handa namang tumulong sa Pilipinas. At ang Pilipinas ngayon, may naayos na tayo na sa sistema. Sa tingin naman ng mga potential investor, mukha namang para sa kanila, nagagandahan naman nila sa sitwasyon sa Pilipinas. Kaya ito po, isa na ito na ating pag-iikot upang siyempre kailangan natin patibayin ang relasyon ng Pilipinas at saka ng Malaysia. Unang-una dahil napakaraming Pilipino dito. At kaya kailangan natin tiyakin na lahat kayo ay naaalagaan at lahat kayo ay maayos ang kabuhayan at nabibigyan ng mga pagkakataon kung bakit kayo lumipat at umalis sa Pilipinas ay para nga dito sa mga opportunities na nakikita ninyo rito. Ngunit kailangan namin tiyakin na yung mga opportunity na yan ay nandiyan pa rin. At habang kayo nagtatrabaho dito, hindi naman kayo nahihirapan. At kung meron mang problema, ay nandito ang pamahalaan upang tiyakin na lahat nga na maaari namin gawin ay nagagawa namin upang tumulong. Kaya yun ang unang dahilan. Dahil sa dami ng Pilipino na nasa abroad na, ay kahit saan tayo pumunta, ay may makikita kang Pilipino. Kaya nakakalat na talaga ang Pilipino. At tadagdagan ko pa, isa pang pasasalamat sa inyong lahat. Dahil po, mula nung ako'y umupo, marami na akong nakilala na mga leader, mga prime minister, mga presidente, mga hari. Bawat isa, wala pang mintis ito, bawat isa ay lumalapit sa akin at nagsasabi, sa Pilipinas ka. Naku, sabi niya, gagaling ng mga Pilipino, ang sisipag, maasahan, at mahal na mahal namin yung mga Pilipino. Can we have more Filipino? Kaya naman, kailangan talaga kayong pasalamatan dahil ang naging reputasyon ng ating naging reputasyon ng Pilipinas ay gumanda ng gumanda dahil sa performance na ginawa ninyo at inyong ipinapakita sa mga tiga rito, sa mga tiga Malaysia, kung saan man, tiga Middle East, kung saan sila, tiga Europe, sa Amerika. Pareho-pareho, lahat-lahat ay sinasabi. Ang galing ng mga Pilipino, hindi kasing ginawa yung buhay namin kung wala yung Pilipinong tumutulong sa amin. Marami kaming nakikitang Pilipino na sumisikat dahil ang sisipag, ang buhusay, ang gagaling, honest, maasahan. Yun po ang ating, kung akala ninyo na ang inyong pagtrabaho rito ay para sa pamilya nyo lang o para sa barangay nyo lang, huwag nyo pong isipin yun. Dahil ang inyong ginagawa ay pinapakita ang pinakamagandang ugali ng Pilipino at ipinapakita ninyo sa buong mundo. Kaya ang tingin ng mundo sa Pilipinas, napakataas ng tingin ng buong mundo sa Pilipinas dahil sa inyo, dahil sa inyong ginawa dito sa inyong tinitirahan. Kaya po, hindi po namin magagawa na pumunta kami rito at hindi kayo makumusta at hindi man maggumawa ng counting programa na ganito. Kahit na iilan lang tayo at marami sigurong sana na hindi nakadalaw at na dahil sa trabaho o kung ano man, malayo masyado, ay at least meron tayong naging pagkakataon na tayo nagsama, tayo nagsaya at tayo nag-celebrate. Doon nga sa ating pagbabago ng Pilipinas at sa pagdating, kagaya na po ng aking sinabi kahapon, dumating na po ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po at magandang hapon, magandang gabi na, magandang gabi sa inyo lahat. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay kayong lahat. Lahat po ng Newsflash video ay makikita sa aking Newsflash playlist. Sa mga gusto naman po ng mga biblical topics, punta po kayo sa aking channel na Mahafree TV. Para sa mga gustong mag-order ng Firmax Firmang and Lifting Cream and Immune System Booster, contact Mr. Dante Meraviles on Facebook.
Cell phone number 0908-655-3757.